Alamin natin ang buhay ngayon ni JINKY ODA sa San Francisco, California. Naalala niyo pa ba si JINKY ODA? Si JINKY ODA ay isa sa kilalang komedyante noon na madalas mapanood sa mga comedy show, sitcom at pelikula sa telebisyon. Isa sa kanyang pelikula na tumatak sa manonood ay ang kanyang karakter na ginampanan niya noon bilang si Bale sa fantasy sitcom na OK Ka, Fairy Ko na pinagbidahan ni bossing Vic Soto. Uy, di simple. Pupukin mo. Kapag nasaktan, ibig sabihin nun totoo. Kapag hindi nasaktan, uy, di peke. Hindi kalaunan ay iniwan din ni JINKY ang showbiz. At ngayon nga ay masayang ipinalitan ni JINKY na 4 na taon na siyang naninirahan sa Amerika at isa na rin siyang ganap na security personnel doon. Nakasama ang dating actress sa latest vlog ni Rufa May Quinto at LJ Moreno na The Wonder Mamas, kung saan inikot nga nila ang ilang magagandang lugar sa California. Dito ay kinuwento nga ni JINKY kung paano siya napadpad bigla sa Amerika. Ani niya, sumagi sa isip niya ang ideya na manirahan sa Amerika nang tanungin daw siya ng kanyang anak kung nai-imagine niya ang sarili na nagtatrabaho sa ibang bansa. Aminado naman si JINKY na noong unang taon niya roon ay hindi pa talaga niya naisip na tuluyang iwan ang Pilipinas. Ngunit makalipas ang 4 na taon ay kumbinsido na siya sa Amerika na talaga manirahan. Kwento ni JINKY, first year ko dito, the whole year culture shock siya. Kasi walang tao, nasan ang tao? Kapitbahay mo nga, di mo kilala. Walang tao, walang kausap. Unang naging trabaho ni JINKY sa Amerika ay ang pagiging isang caregiver dahil na rin sa tulong ng kanyang kapatid na isang nurse. Aniya pa, dahil wala pa nga akong papers at that time, parang ano lang ako, on-call caregiver. Pag walang caregiver na pumapasok, ako yung parang nag-fill in. Okay naman, kesa naman sa nganga. Hanggang sa may nakilala siyang isang security guard doon na siyang nagpasok sa kanya sa bagong trabaho. Sabi niya, meron akong nakilalang guy na local security guard. Lumapit lang siya sa akin, syempre to be polite, numiti lang ako. Biglang lumapit, nagpakilala. To make the long story short, siya nagpasok sa akin sa security field, dagdag ni JINKY. Pero aniya, wala raw siyang bitbit na baril kapag naka-duty. Labis namang namimiss ni JINKY ang Pilipinas. Pero kung sakaling bumalik siya sa bansa, ang kanyang mga kaibigan na lang daw niya ang kanyang babalikan dahil nasa Amerika na rin ang kanyang pamilya. Ano sa tingin nyo? Mag-iwan lang ng comment, like, and share this video, and don't forget to subscribe. This is Daming Alam TV.